Kung hey, Fat Choy, naku, bago na naman ang taon. And this time, compared to last year ng 2020 na ang dami-daming nangyaring uncertainty and everything, the year of the metal ox is different. Different in a sense na ang dami niyang blessings, surprises, not just simple surprises, but blessings from heaven. Ang ibig sabihin, mga windfall luck, mga unexpected surprises nga, di ba? So malakas na malakas siya, pero yung mga affliction, hindi masyadong malakas. It's weak sila, kaya mas maganda ang taon. Hindi katulad last year na lahat ng affliction ang lakas. Ang ganda ng sinabi mo, swerte, pagpasok pa lang marami windfall pa nga. Pero ang tanong ng marami is that, ito bang Year of the Ox 2021 will be a continuation ng coronavirus year? Ang coronavirus, ang COVID, nandyan pa rin yan. Okay, hindi naman yan mawawala na magic lang. Okay? But as I've told you, yung illness star ng buong taon is weak. Kasi nga malakas, mas malakas yung maswerte. So nagwi-weaken yung illness. So sa tingin natin, I mean, ang COVID, mag-fade yan unti-unti. But it doesn't mean na mawawala ng parang miracle. Meron siyang residual. Okay? So, okay pa rin, pero I tell you, maybe we can see the light at the end of the tunnel. Nako, feel ko na yung light na yan. Diba? Dapat ready, ready na ako dyan sa light na yan. O ito, ngayon, alam naman natin sa Chinese Zodiac, diba? Labing dalawa yan. Sino ang pinakaswerte sa animal sign sa Chinese Zodiac? Siyempre, yung star of the year, which is the ox. Okay? Pero ang ox, although it is so lucky also, meron siyang, hindi naman siya affliction, pero nakaupo doon si Grand Duke. So yung ox needed to appease the Grand Duke para imbis na matamaan siya ng hindi maganda, susuportahan siya ni Grand Duke. At the same time, mga tiger, ang ganda-ganda, puro completion yan. Ox, tiger, rooster, pera-pera, wealth, ang ganda-ganda. At saka yung mga horse, oh my goodness, parang magic and horse, parang wala man siyang gagawin sa karira, sa career, more on career. Siyempre, pag yung magandang career, kasama na yung wealth doon, di ba? So, ang ganda-ganda, horse, tiger, ox, rooster. Eh ngayon naman, ano naman, ako nag-try ako mag-yellow. So, tingnan mo, totoo ba to? Ano bang lucky color ng Year of the Ox? Okay, the lucky color, sa general, in general, because it is a metal ox. Ox is earth, which is an earth element. Ang metal, I mean, yung metal siya, so metal element siya. So, ang magbabagay na color dyan are white, gold, gray, silver, yellow, mga beige, ganon. Pero, palakasin natin yung earth. The way na palalakasin mo is to wear red. Kasi yun ang missing element ng chart ng taon, which is fire. Pero yun din ang sign ng pera, ng wealth, ang red. So, activating yourself and surrounding yourself with fire element, with the red colors, you know, shape of fire and all, will activate wealth. Yung mga dragon, maglaylo po. Okay? So, afflicted kayo, but it's not as bad. Na, dahil nga sinabi ko, hindi malakas ang mga affliction ngayon. Ang mga snake as well, ganun din ang mga snake. Mas magandang mag-venture out ang mga snake. Pero relax ng konti rin, okay? Para i-balance mo lang. Ang mga horse ang pinakamaganda rin, okay? The sheep and the monkey, medyo sensitive sila. Very irritable, so very hostile ang star nila. But sabi ko nga, it's weak, okay? Dahil nga metal ox tayo this year. So the dog and the pig, beware yung mga, alam mo na, yung mga parang last year na may mga betrayal, may mga accidents, yung mga more on car accidents sa land, metal and earth, di ba? So land, accidents, betrayal, mga hold up dyan. Nako, huwag kayong magpahiram ng pera, hindi na kayo babayaran. And of course, the rat, which is the best friend of the ox, is also good, especially merong mentor na tutulong sa rat.